ng principal ng Philippine School Oman at Board of Directors ang umano'y maanumalyang gawain ng opisyalang embahada at representative sa Philippine School Oman. May balitang Middle East si Rowan Salimilla. Illegal recruitment at illegal spending of school funds. Ito ang reklamo ng principal ng Philippine School Oman laban kay Cultural Attaché at Embassy Representative sa Philippine School Oman, Omar Pangarungan sa Ministry of Education ng Oman. Una, nagre-recruit daw si Pangarungan ng mga principal at guro na hindi dumaan sa tamang proseso. Nalaman ito ni Principal Narcisa Isla mismo sa kanyang mga guro. Parang nagulat ako kasi wala namang announcement or wala namang pag-aviso na kung may plano mong palitan na. So parang nagulat din na bakit may ganung sinabi ng unit manager ng Bison Manpower na si Pangarungan na nagpadala ng request sa kanila para sa recruitment. Pero ayon kay Isla, wala itong job order. It is not upgraded because it is only the business-wise which we have our papers, legal papers, and it passed through the labor attaché here in the Philippine School. Sa Section 5 ng Amended Republic Act 10022, illegal ang pagre-recruit ng isang kumpanya kung wala itong job order at hindi accredited ng kumpanya. Dahil dito, bumaba ang moral ng mga guro. Tama lang patagalit ko siya kasi hindi namin kumbaga parang walang security eh. Kasi parang there are things happening behind you. Naka-affect siya talaga sa pagtuturo namin. Kasi syempre mapapag-isip ka na baka bigla na lang palitan ka na hindi wala kang kaalam-alam. Pangalawang inireklamo kay Pangarungan, ang questionable paggastos niya ng pera ng eskwelahan. Sumbong ng outgoing auditor ng PS Oman, ang ibinayad ni Pangarungan na telephone expenses at pantaksi niya patungo sa kanyang bahay galing Cebu Airport ay nire-embarse sa eskwelahan. Kumangkat yan naman ay yung constitution and guidance ng school ay nakasagun sa remuneration of the board na trustees shall receive no remuneration referring to the salary, compensation, and any other kinds of allowances. At kung i-consider natin ang mga expenses na yun, as meals and travel allowances, then napag nasa TBS. Dahil patapos na ang term ni Sabado, minabuti na yung ipaalam ito sa pamuna ng eskwelahan para aksyonan. Pagbalik niyo kayo dito sa Oman, sinabit yung mga liquidations niya, pero hindi ko na masyadong intindi dahil sabi ko, yung next board na lang ang magre-release ng mga yun. Ayon pa kay Sabado, mahigit 1,000 reals o halos 120,000 pesos na ang mga reimbursement ni Pangarungan simula nang ma-appoint siya sa school. Dito na nireklamo ni Isla sa Ministry of Education ng Oman si Pangarungan dahil wala raw nangyayari kapag sa embahada sila nagsusumbong. Sinubukan ng balitang Middle East na hinga ng pahayag si Consul General Lamberto Monsanto pero hindi nito sinasagot ang aming mga tawag. Nagpadala siya ng text message at sinabing, "We are too busy for that as we are on alert status. Besides, his issue with school is a matter between them." Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman.